So, there's a lot of people sending me a message on my Facebook page asking what really happening to Kaalaman's Facebook page. Well, sa mga hindi nakakaalam ng nangyayari ngayon kay Kaalaman, March 4, 9:11 AM, nagpost siya ng random letters sa kanyang Facebook page at hindi naman ito agad na sineryoso ng kanyang mga followers dahil tila napagtripan lang ng bata ang post na ito. Subalit, after 17 hours, nag-post na naman siya ng random letters sa kanyang page at dito na nagtaka at nagtanong ang mga tao lalo't ngayon lang Linggo, March 7, 2021, 6:42 PM ay nasundan na naman ito ng panibagong post na random words at kasabay pa nito ang pag-upload niya ng video na tila ba umiiyak ito. At makikita rin sa My Day niya ang kahon ng kanyang play button na tila may bahid ng dugo at pati na rin ang kanyang official merch ay ganoon rin. Napansin ko rin ito matapos mayroong isang followers na nag-PM sa akin na kung maaari ko daw bang tignan kung ano ang nangyayari sa page ni Kaalaman. Natakot rin ako at nag-alala. Kahit na dilingid sa inyong mga Kaalaman na nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Kaalaman last year dahil sa issue ng logo. Pero let's set that aside for now. Back forward sa ating topic. Nang nalaman kong tila may kakaibang nangyayari sa kanyang page, ay imessage ko siya gamit ang isa kong pseudo account o dummy account at nagpakilala akong si KRA Stories. Kilala ko si Kaalaman by name pero hindi sa personal. Subalit, wala pang ilang minuto ay binlock na ako nito kagaya ng ginawa niya noon tuwing mag-a-attempt kami na humingi ng pasensya. So, at this point, minabuti kong i-PM naman ang kaibigan namin sa YouTube na si Alam Nyo Ba To na kilalang malapit kay Kaalaman. Subalit kahit siya ay hindi umano nire-replyan nito ilang araw na. Medyo madilim. Yun nga. Yung nag-try din akong i-decipher yung ginawa niya. Yung noong March 4, mga 10:11 AM, ito yung pinost niya. Bali, ayon sa ni-research ko rin kung paano mag-decipher ng gato. Hindi siya biro ah. Yung may nilalaman tong mga to eh. Hindi siya pinaglaruan ng bata kasi nakita ko yung mga post nung iba. Pinaglaruan doon ng bata yung page niya. Hindi. Pero sa tingin ko hindi dahil yung CNBC test and then Mike test Mike 1 2 1 2 1 2 3, yan nga. Bali test Mike 1 2 1 2 3. Dito pa lang sa sa pagkakasabing ganito, hindi siya yung typical na si Kaalaman eh. Hindi, kahit saan sa mga video niya, wala naman siyang sinabing test mic, 1, 2, 1, 2, 3. And then, nung sumunod nga, March 7, 7 hours ago, kung tama ba ako. So, sa post niya ngayon, connection, then I'm in, no? Hindi siya, ano, established. So, ito yung nabuo niya. Connection established, I'm in. Kasi, bakit I'm in pa kung si Kaalaman din naman yun, di ba? Sa kanya din naman yung page na yun. Kaya test mic, then connection, I'm in. Then sumunod, noong kanina lang din, mga 1 hour ago. So, ang lumabas dun sa code na yun, sa medyo malabo mga tropa ha. Ang lumabas dyan is, 7:37 post meridian. Yung post meridian yun yung abbreviation ng PM. PM. So lumalabas na 7:37 PM niya ito pinost. Or kung may nangyari man, wala pa akong conclusion diyan. Kaya naman, sa tanong na kung may nangyayari bang masama kay Kaalaman, ay hindi natin ito masasabi sa ngayon dahil kung ating iaanalisa ang mga pangyayari.
Katulad ng sinasabi ng iba na baka daw nakidnap ito dahil sa upload niya 2 days ago, ay hindi maaari dahil kung kikidnapin siya ng mga taong involved sa kasong kanyang inilahad, ay di ba't halatang halata naman yun? At kung nawawala naman siya at humihingi ng tulong, ay bakit nagawa niya pa akong i-block? Sa pananaw namang baka yung mga kidnapper ang nag-block sa akin, eh paano naman siya makakapag-post ng mga clues? At kung yung mga kidnapper naman ang nag-post ng mga yon, ay bakit nila yun gagawin kung kidnapper nga sila? Ang mga ito ay isang pag-aanalisa lamang, hindi nangangahulugang tama o mali ang aming mga sinasabi. Pero hindi rin naman mayaalis sa isip ng mga tao na baka isa lamang itong gimmick upang pag-usapan. Pero kung gimmick ito para pag-usapan, ay malabo naman dahil sikat na siya. Ano't ano paman, magandang ipagdasal na lamang natin na sana ay walang nasaktan o masaktan sa kahit kanino man, lalo na kay kaalaman. Dahil kahit na nagkaroon kami ng di pagkakaintindihan, mananaig pa rin ang aming pagiging isang Pinoy na handang tumulong kahit kanino man.